Hi everyone! Magandang araw! This is Mami Kay and welcome to Kay Lepiser Vlogs! In today's video guys, meron po akong mga bagong biling succulents. Ayan, so mix na sila dyan. Merong cactus, may common, may rare, and may ornamental din. At ano pa ba, may agave, may aloe. Ayan, so mix na po sila dyan. And nairepat ko na po sila lahat. And dalawang seller po yung pinagbilan ko sa kanila. Pero dito sa first seller na pinagbilan ko, medyo hindi ko masyadong nagustuhan yung ibang succulents. By the way guys, gusto ko lang banggitin itong area na to. Yan. Natutuwa lang ako guys kasi dito sa video ko na to, lagay ko dito sa screen. Sabi ko, gusto kong ayusin yan, yung area po na yan. Kasi nga, medyo magulo. So, natutuwa lang ako dahil kahit papano naayos ko na siya. Naayos na natin. Hindi naman siya perfect. Simple lang naman yung ginawa ko. Pero natutuwa lang ako kasi ang sarap niyang tingnan. Maaliwalas, maganda sa mata, diba? Yun lang guys. Gusto ko lang i-share yung nakakatuwa pag meron tayong nagagawang kahit mga simpleng bagay. Basta happy tayo. Yun lang po. So, simulan na natin guys. Yung succulents haul ko nitong aking mga bagong mga babies. So, set up ko lang po yung camera. So, eto yung first batch nung nabili ko guys. Ayan. Itong part na yan. At itong kabila naman, nag-mine ako sa live selling. So, sa live selling ko sila nabili. At unahin natin. Kita ko muna sa inyo. So, konti lang naman po yung binili natin. 23 pieces ang aking mga binili. Lahat-lahat. Ayan. So, unahin natin si Echeveria Chroma. Ito si Echeveria Chroma. Medyo putol yung mga dahon niya dito kasi tinamaan ng anak ko na Jackstone nung naglalaro siya. Tapos, next naman ay si Jocelyn's Joy na madami ng mga dahon yung natanggal sa ilalim. At ito naman si Lovely Rose. So, si Lovely Rose, ang lagi kong naririnig kay Lovely Rose, yung naglalagas na dahon. So, medyo nasampulan niya na po ako. Dami na pong nalagas. Kaya medyo lumiit na siya. Mukha lang siyang malaking tingnan sa camera. Pero, ayan, marami na talagang nalagas sa kanya. Medyo lumiit na siya. Ito namang next ay si Cat's Claw. Si Cat's Claw, malaki po yan nung nakuha ko. Pero, nag-jelly yung ilalim niya. Kaya, nabawasan. Ayan, ang daming natanggal. At malaki to. So, si Cat's Claw, ilalagay ko po yung prices dyan sa screen. So, si Cat's Claw, nakuha ko to ng 100. At merong free na kasama to. Ito. Ayan. Ito, sinearch ko kanina yung pangalan niya. Medyo mahaba. Hindi ko alam kung tama ako. So, Bergerantus multiceps or multiceps. Yan. Nakita ko nagbubulaklak siya. Kung tama yung aking na-research. Yan siya. Malalambot. So, free lang yan. Kasama si Cat's Claw, 100 pesos. Ayan. So, dito sa set na to guys, sabi ko kanina hindi ko masyadong nagustuhan kasi actually, hindi naman lahat. Ayan, katulad nitong mga to, okay naman yan sa akin. Ito, dito na pumangit nung nag-jelly. Okay naman. Kaso, ito yung isa sa hindi ko nagustuhan sa kanya. Ito, si Nodulusa. Ayan, kasi, ayan yung itsura niya. Okay lang na medyo lanta siya, pero, yung parang, kung bibili ka sa mga garden shop, hindi mo siya bibilin. Kasi, yung itsura niya, bukod sa lanta siya, is madumi yung mga dahon niya. Tapos parang ano pa, parang alam niyo yung parang may mga stain siya, may mga patche-patche. Ganun yung dating niya. Kaya doon lang ako nalungkot. Ayan. Kasi mahirap talaga pag bumibili online pag di mo nakikita, no? Pero at saka nako-compare ko pa doon sa dati kong binibilan na doon kahit na pagpilian na magaganda pa rin.
So anyways, continue natin guys. Ito okay naman sa akin tong susunod. Yung next naman na yan ay si Apus. Echeverria Apus. So okay naman sa akin si Apus. Ayan, ilapit ko lang itong salidulo sa aking itsura niya. Ganyan ang texture niya. Ayan o. Ayan, so nakakalungkot. Kung patted na siya, naka-rain or shine na siya, pero parang dapat medyo nakapag-adjust na siya, pero ayan, ganyan ang itsura niya. Ayan. Next naman ay itong si Mensa. Echeverria Mensa. At ang sunod naman dito ay si Choco Bronze. Si Choco Bronze, yung naglaga siya, yung daming alaga. So, kasalanan ko naman kasi hindi ko rin agad sila na-repat. Pero yung itsura din nito guys, nung dumating sa akin, pareho sila nitong si Apus. Yan, ganyan din. Parang lanta. Kulubot yung dahon niya. Tapos ganun din, parang andumi. Parang may stain din yung kanilang mga dahon. And next naman ay itong si Superbum. Ayan, si Superbum. At sumunod naman ay itong si Dusty Rose. Si Dusty Rose, isa pa to sa hindi ko nagustuhan kasi ayan, ganyan yung looks niya. Medyo, ano siya? Anong tawag doon? Yung leggy. Yan, ganyan ang itsura niya. Tapos, meron kasing part dito. Ito sa side na to, na parang nalagas yung dahon. Hindi masyadong kita. Parang nalagas yung dahon niya. Ang pwede dito sa kabilang side. Saan ba yun? Siguro dun sa ilalim. Isa sa dahilan guys kung bakit ko sila nirepat, bukod sa kailangan ko na rin talaga silang irepat kasi nga 1 week ko na rin silang na air dry, is tinitingnan ko pa lang yung itsura nila ng naka nursery bag. Parang nalulungkot na ako pag iniisip kong i-haul ko sila ng ganon. Diba? Para kasing ano eh, medyo madungis kasi silang tingnan. Siyempre, pag nilagay na natin sila sa mga pots nila, ang laki po ng ginaganda nila. Yan, tingnan niyo yung mga itsura nila ngayon. So, happy na tayong mag-haul ng succulents. Kahit na may ilan na hindi maganda. But anyways, move on na tayo guys. Itong next naman ay si Agave. Ayan. So, ang ganda ng tingnan ni Agave kapag nandito na siya sa pot. Ayan. So, dapat ang kukunin kong Agave si Snow Glow. Or si Burnt Burgundy kasi ang ganda nilang dalawa. Pero ito lang yung available niya. So, kinuha ko na din. Nakakatakot lang guys kay Agave. Ang daming matatalim. Ayan, oh, kailangan talaga medyo itabi siya. Hindi siya safe kapag may mga kids, may pets. Kahit po, oh, grabe. Ang gano'n siya katalim. Yan. Tapos may mga babies na sila. May mga babies na siya. So, nirepat ko doon. Hindi ko nila isama dito. So, dito naman guys, sa next set na nakuha ko is nakimine naman ako. Nagmine ako sa live selling. Ayan, kay Green Doctor. At ang gaganda ng mga nakuha kong succulents. So, unahin natin itong si Neon Breaker. Yan, favorite ko yan ngayon, si Neon Breaker. Ang gandang-ganda ako sa kulay niya guys. Tingnan niyo naman po. Diba? Ayan. Ang ganda niya. Ayan. Next naman ay itong si Icy Green. Ayan. Ang tataba ng mga dahon niya. So, ang dami nang nalagas dyan kasi uminom na siya ng tubig sa kanyang mga bottom leaves. Ayan. Ang ganda. At itong next naman ay Dish Garden. Ayan. So, itong Dish Garden na to is nabili ko ng 110 pesos. Pero maliit lang yung pot niya. Wait lang, pakita ko. Ito yung sukat ng pot ng Dish Garden. The Dish Garden. Ayan. So, ang liit nilang, di ba, compare dito. Kaya siksikan siya dito nung nabili ko. Punong-puno siya. Ayan.
pwede pala siyang hindi na i-repat. Nabasa ko. Kaso lang, late ko na nga nabasa. Nailipat ko na siya dito. Tapos nung tinanggal ko siya, medyo nagtanggalan, nagkalasan siya. Kaya pinilit ko na lang na maibalik siya ng same din kung paano siya nakalagay dito. Ayan. Tapos itong mga succulents na nandito sa dish garden na to, si rose cabbage. Ito hindi ako sure kung si Sedum Adolphi kasi medyo malaki yung dahon. At ito hindi rin ako sure kung Howartia. Si Black Prince, ito. Si Jade. Si Jellybean. Sino pa? Ito si Darlie Sunshine. Ayan. So, ang ganda niya, diba? Saman natin ito, si Aloe Hybrid. Ayan. So, meron na po akong Aloe Hybrid. So, ito yung aking unang Aloe Hybrid. Ito, ang binigay na price ni Miss Malu is 140. Pero siguro nung napansin niya na may putol dito, ginawa niya lang na 120. Yeah, reasonable po silang magbigay ng presyo. Nakakatuwa. Tapos, 2 heads na rin siya. Ang ganda-ganda. At nakapat na rin po siya, guys, nung nakuha ko. Dun sa price niya na 120, nakapatted na siya na ganyan. Kaya, masaya tayo. At itong next, ay si Fitonia. Ayan, hindi ako usually bumibili ng mga ornamentals. Pero ito, matagal ko nang gusto dati pa. Kaya nung nakita ko dun sa live selling, kinuha ko na siya agad. Ayan. So, pero hindi ko alam na si Fitonia ay medyo maselan. Kasi kailangan daw ay laging moist yung kanyang potting mix. Pero hindi rin siya po pwedeng ma-overwater kasi pwedeng maging dahilan din yon ng pagkamatay niya. Kaya medyo iniingatan ko siya, guys. Ang ganda niya, no? Ang ganda ng mga dahon niya, yung mga guhit na yan. At lalo siyang gumanda, guys, dito sa pinaglagyan kong pots. Ito. White na white kasi, so lalo siyang gumanda. Ang glossy pa. Nabili ko to, guys, sa Shopee. Ayan, yan na lang tatlo na yan ang glossy pots ko. Ubus na sila. At itong next naman ay bigay lang sa atin ni Tita Lady. Ayan, so kasama ko siyang nagmamine sa live selling. Binigay niya lang sa atin yan. Umorder kasi siya ng ganito. So, binigyan niya tayo ng cuttings. Pero dalawang stem tong binigay niya sa atin. So, okay na nga sa akin kahit isa lang. Dalawa yung binigay niya sa akin. At hindi lang to, ito pa. So, ito pala guys ay si Tiger Tooth Aloe. So, dalawa na yung ating aloe. Ayan. Next naman guys, ito. Ito ang isa pang binigay ni Tita Lady. So, apat yan. Apat ng cut yan. Ito yung hindi ko sure. Kapareho lang yan ito nung nakalagay dito sa dish garden. So, ito yung hindi rin ako sure kung Howartia or aloe. Pero palagay ko Howartia. Medyo malalambot lang kasi. Giling. Ayan. Ang sinesearch ko kasi siya, iba yung lumalabas. Ayan yung kanya. Ayan. Tapos, next po guys, ito. Ito ay si Gasteria. Ang aking unang Gasteria. Nahihilig ako ngayon sa mga aloes. Yan, Gasteria at kay Howartia. Ang ganda niya. Lalo na yung may ibang kulay. At natutuwa din ako dito sa labarak na nabili ko. Yan, kasi usually, ang gamit kong topping sa ibabaw ay ito, si Pumice. Pero sinubukan kong gumamit ng labarak. Mas maganda siyang tingnan. Ayan. Ang ganda niyang tingnan kapag white pot. Ayan. Next naman, ito. So, ito ay si Parodia Cactus. Ayan.
So ito, nung nirepot ko, hinawak-hawakan ko siya, guys, kasi malambot, malambot yung mga tinik niya. So enjoy na enjoy ako habang nirerepot ko siya, hawak-hawak ko lang. Kasi yung isa ko dito na cactus, makapal o matigas yung tinik. Hindi mo talaga pwedeng hawakan. Pero ito na hawakan ko. Kaso lang, katagalan, habang hawak-hawak ko siya, nagulat ako. Biglang may masakit. Yung pala, yung mga nahawakan kong part, tumusok sa kamay ko. So mama, natanggal dyan, natanggal sa kanya. Kaya tinanggal natin ang shani. Ang dami din nila, guys, ha. Kaya huwag nang matitiwala sa mga cactus. Huwag silang hahawakan. Kahit malambot pa, mapandin lang sila. At next naman ito ay si Euphorbia. Ayan. So si Euphorbia ay, magkano ko ba ito nakuha? 90 pesos lang yata. Next natin ito ay isa pang aloe. So itong aloe na to, ayan, medyo meron siyang sa ilalim. Ayan o. Ayan. Ayan. Pero kasi, mura lang din natin siya nakuha. So, 100 pesos natin siya nakuha. Pag merong mga ganyan, so, binababaan na lang nila. Siyempre, mahal din naman yung mga aloe. Kung bibili tayo ng malalaki at magaganda. Ayan. So, dun sa binilan ko na yon sa live selling na yun. Yung mga halaman nila, guys, ay, ayun, mayroong mga mahal. So, kung gusto mo na sobrang ganda, dun ka sa mga mahal. So, ako, normally, mga ganyan po yung in-order ko, okay na sa akin yan, at papagandahin ko na lang. So, yan, dyan tayo sa medyo mga cheaper price. So, that's all for today, guys. Thank you for watching. And please, don't forget to like and subscribe to my channel. And click nyo na din ang bell button para ma-notify kayo pag nag-upload ako ng bagong video. Keep safe, everyone, and thank you. Bye!